So ano sa palagay nyo? Pwede na bang kumanan o hindi pa? Uy, mali ako. Hindi ako pumasok sa loob. Ito yung mga kalye na kinakatakutan ko talaga. Babang tetesting mo. Uy, uy! Ulo. As he sleeps, ever there are people giving gifts, exchanging cards. I believe that Christmas is truly in our hearts. Woo! Pasko na, bare months na mga kaunista. Sarap sa pakaramdam, ito yung pinakagusto kong season of the year. Yung magpapasko, pagpasok ng bare months, ang sarap na sa pakaramdam, nagpapatugtog na ako ng mga Christmas songs. Bali ngayon pala mga kaunista, samahan nyo ako kasi pupunta ako sa Antipolo. Magkikita kami ng kaibigan ko doon dahil bibigyan niya ako ng mga pinagliitang damit ng baby girl niya. Kasi alam nyo naman, mga anak yung wife ko, kaya kailangan natin mag-ipon ng mga damit-damit. Para tipid, hindi na rin bumili kasi sayang din naman yun. Hindi naman masyadong nagamit yun. Tahan ko si Aaron, YouTuber din yun. Tapos kaibigan ko, bahista siya, basis ng MYMP. Tapos ang usapan namin, pag nakita na kami sa Antipolo, sa may masinag sa bahay nila, pupunta kami ng Marilake para mag-hot choco. First time ko pupunta ng Marilake, kaya excited ako kasi ang balita ako, maganda raw yung mga kalye doon, masarap magmotor. Kaya samahan niyo ako mga kaunista, punta tayo ng Antipolo at saka ng Marilake. Sana lang makalusot ako, hindi ko alam kung may mga checkpoints na ngayon eh. Motor, nalilito ako sa lugar na to kasi walang nakalagay na no right turn on red signal, kasi naka red signal, pero wala naman nakalagay na no right turn on red signal. Hindi ko alam kung bawal gumanan, pero walang nakalagay na nalilito ako eh. Nakakatakot lang na baka pagkumanan ako bigla dito ng naka red signal kahit wala namang nakalagay na no right turn on red signal, eh hulihin ako. So ano sa palagay nyo? Pwede na bang kumanan o hindi pa? Comment below. Tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo. So paano? Goodbye muna, Valenzuela! At pagkatapos tumawid ng Tulian River, ha, welcome to Malabon! Andres Bonifacio, atapang atao, Aloocan! Traffic pa rin. First time ko ma-witness to. Ngayon ko lang nakita to mga kaunista, kasi ngayon lang uli na dalaw ng EDSA na ang galing oh, bike lanes no. Parang gusto ko ulit magbisikleta para ma-experience ko yung EDSA nung nakabike ha. Pangarap ko kaya yun. Bawal kasi mag-bike dati dito eh. Eh ngayon may bike lanes oh. Parang gusto ko experience yun yan. Balintawak, Quezon City! SM North EDSA, Quezon City pa rin! Woo! Nag-enjoy ako ah. Ito, try Noma. Tapos U-turn tayo papunta ng sa may CP Garcia. Then Katipunan. Tapos, ayun na. Papunta na yun ng ano, Aurora Boulevard. And then dire-diretso na ng Marcos Highway. And then Antipolo. Yun ang biyahe natin ngayon. Uy, mali ako. Hindi ako pumasok sa loob. Shucks. Layo ng U-turn ko. Roblox. Ah, hindi, wala talagang U-turn. Ba't ganun? Saan ang U-turn? Woo! Saan ang U-turn ko? Quezon Ave na. Layo. Okay lang, joyride naman to. Adventure. Maraming salamat mga kaunista. Samahan niyo lang ako dito. Katulad yan nung sinabi ko kanina, ngayon lang ulit ako nakapag-EDSA. Tama ba itong dinadaanan ko? Ito ba yung motorcycle lane?
kasi dito bicycle lane, bawal ako dyan. Kasi po, tama ba? Paki-comment nga, tama ba? Ito kasi may motor naman sa unahan ko, sinusundan ko lang eh. Pero mukhang tama naman. Oops. Yan, sa Quezon na tayo mag-U-turn. Motorcycle lay-by only. Ah, okay. Ano raw? Ayan na, nakapag-U-turn na tayo. Tama na to. Approaching Quezon City Circle. Ang lalabasan natin dito ay, ano nga ba, Commonwealth. Tama, ipapuntang University of the Philippines. Tapos, dadaan tayong CP Garcia. Ito yung mga, nung bago akong nagdadrive, ito yung mga kalye na kinakatakutan ko talaga. Okay, approaching Commonwealth Avenue. Ayun o, stigo, bike lane pa rin o. Nakakatuwa ka yan. Ito na, papunta ng University of the Philippines. Then, kakanan tayo sa CP Garcia. Ayan, Carlos P. Garcia Avenue. Kakanan ka dyan. Pag dinire-diretso mo to, ang labas natin nito, Katipunan Avenue. Woo! Sarap! Alam niyo ba, na-experience ko dati, kwento ko lang ha. Kasama ko mga tropa ko, mga barkada ko, nag-bike kami, Antipolo. Kung pauwi kami dito, lakas ng ulan. Grabe! Yung kasama ko si Julius, first time lang magbisikleta, nainggit lang, sumama, tapos yung bike na nagamit niya, hiniram niya lang, yung sobrang bigat na bakal na bisikleta. Tapos palyado pa yung cambio na dipihit lang. Naku po, tinulak lang namin. Tinulak, hinatak hanggang makauwi. Pero yun yung nagpasaya sa ano, naging mas memorable yung experience namin sa pagbabike namin papunta ng Antipolo ng Taipan. SM City, Marikina! Dire-diretso na lang to mga kaumisa, tapos Antipolo na. SM City, Masinag! Konti na lang. Ito na, konti na lang to. Ang bilis ah. Go, let's go. Yes, nakatawid. Actually, ang inaalala ko kasi yung mga checkpoints eh. Baka hindi ako palusutin eh. Eh, nakita ko naman, nadaanan ko yung checkpoint doon. Hindi sila nag-checkpoint, pero may nakalagay na checkpoint. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, but nandun yung mga karatula ng checkpoint, pero hindi sila nag-checkpoint. Eh, okay na rin, nakalun na tayo. Ayan na yung reveal. Ito yung landmark ko eh. Tapos, kakanan na ako dito. Yan. Yan. St. Francis. Alam ko, dito lang yun eh. Napunta na ako dito dati. Sige nga ba kay Aaron? Aaron. Eto na. Yellow. Pabili yellow. Pabili yelo. Ay, bus. Thank you po. Ba't pinatay mo yung doorbell? Ayun. Ayun. Ano ba 'yan? Ito ano, electric scooter from Yume, Philippines. Ayun. Ito yung tinatawag nilang Y11 na model. So papatesting mo sa akin 'to. Oh, sisirain ah. Ba't ko sisirain? Siyempre, una i-on mo. Oh. Ayun. Tapos meron ditong on button, merong power switch dito. So 'yan, naka-ilaw na siya. Ibig sabihin ready to go na yan. Okay. Marunong ka naman siguro magmotor, di ba? Medyo. Dala mo ba yan? Oo. Ano yan eh? Pinaki ko lang yung pagdadrive. Okay. Fake it till you make it ako eh. Yun. Tapos, hindi siya yung typical na kick scooter na kailangan mong paandarin bago mo. Ah, yun. Oo. So, hindi siya ganun. Di ba may ganung kick scooter to? Pag pinress mo lang yung pinaka-accelerator niya, which is itong lever. Under na siya. Sandali. Parang ganun lang o. Oh. Diba? Mukhang masaya to ah. Pwede. Oh, testing ako. Oh, testing. Gusto mo hawakan din to? Alay. Ito camera. Mabang testing mo. Oy! Ano? Hindi pala. Ayo, inabot. Hindi nga pala preno to. Asan yung preno? Ayan. Alright.
Takoy dyan sa camera yun, takoy dyan sa camera yun. Magilid yung motor ah. Mabuti, gulong lang yung tumama oh. Ayan oh, gulong Lexus Mario Joseph. Tapos ano? Ito pre, no? Ito pre, oh. No? So nakaano siya? Nakalito kasi parehong lever eh. Yan, yan yung una kong ano, yan yung una kong pinractice sa kanya. So ano naman yung naramdaman kong kabay? Sandali, sa packet muna ako para ma-safe. Yeah, yeah, yeah. Naka ano yan, naka pinaka mabagal na ano. Tapos, ano? Kaya yan. So, yeah, yeah, yeah. Sandal lang, yan. Nakakatawa kasi. Gumano, di ba mabante? So feeling ko preno pa rin siya. Dininan ko pala ako. Ganyan din nangyari sa akin eh. Nung kaya pinractice-practice ko muna dito hanggang masanay ako ng brake and gas. Ipaikot lang ako yung sakay. Sige lang, sige lang. Bro, explain mo saan tayo pupunta. Ano? Marilaki. First time ni John mag-marilaki. First time, first time. Bulaluhan. At chocolate. At chocolate. Yan. Maraming salamat ng ating isip kami. Bigay niyo po kami ng talas ng isip at mata at sabay Panginoon. Pahalin na ito. Amen. Sa wakas, makakapasyal na ulit ako mga kaunis na. Nasa around 30 kilometers daw itong gahe. So, sit back and relax, enjoy. Hindi ko naman ibibideo yung buong travel natin, pero yung mga highlights lang makikita nyo. Let's go! Ganda ng daan! Sarap ah! Dito tayo sa Shell, Boso-Boso. Dito madalas tumatambay yung mga riders katulad natin. Ah, ito yung Boso-Boso. Pero bakit ka huminto? Ano, tinignan ko kung meron akong dalang jacket, wala pala, umaambon. Woo! Ito ng karo eh! Sarap! Alright! Woo! Sariwang-sariw ngayon yan, galing sa bundok. Salamat Aaron, salamat! Ilan? Sampu pa. Ikaw bala? Ha? Kung anong desisyon mo? Sige. Sarap ka, nag-enjoy nga ako eh. Ang ganda ng kalye dito, no? Ang ganda ng kalye. Tsaka yung ulan na lang ng ano eh. Ulan bundok. Yung ulan lang ng bundok. Sarap eh. Ang presko. Grabe oh, ulap ang baba na. Ganda, nature trip talaga to. Ayan, nakikita niyo yung checkpoint sa likod. Hindi kami lulusot dyan. Kasi hindi naman essential yung biyahe namin. Kaya, yun na, hindi na kami naglabas ng kahit anong documents dahil wala naman kaming lalabas bukod sa lisensya. Hanggang dito lang kami sa Manuka. Kaya, yeah, balik kayo, balik, balik. Ano, saan tayo tol? Oh, nalungkot. Hindi ko ibig sabihin, hindi ko pa narating yung mismong Marilaki. Itong high, ang tawag dito sa high nila ito, Marilaki. Oo. Ah, okay, Marilaki na to. So yun na rin pala yun. Ito na rin yun, pero mas marami pa sana mas magandang venue doon sa taas. Oo. Saka mga overlooking, mga ganyan. Kaso eh, MCQ eh. Oo. Wala. Sinubukan lang naman natin eh, kaya yung makarating ako dito ng ganito kalayo. Kasi inaalala ko nga, makalabas lang na Metro Manila, baka hindi ko makaya dahil mag-checkpoint sa Marcos Highway, papasok na Antipolo eh. So yung umabot tayo dito sa Manukan, okay na yun, blessing na yun, malayo na rin. Tsaka nakabanding ko sa Aaron, tagal ko din nakasama to eh.
kahit magpalusot, hindi ka makakalusot. Siyempre, susunod tayo sa batas, susunod tayo sa rules. Since hindi naman talaga essential yung biyahe natin doon, gusto lang natin ma-experience yung tacho ko sa taas. Sige. Ayan, subukan daw namin yung kape sinauna. Testingin natin yun. Kape sinauna. Oh, okay dyan ah. Ganda ng pwesto ah. Alright. So, ano best seller nyo? Hazelnut po. Hazelnut? So, ano hazelnut? Hazelnut. So, sir, yung hazelnut po namin sa hot coffee and vanilla is flavored by aroma lang po. Fruit coffee pa rin po siya. So, may amoy lang na hazelnut, pero yun pa rin yun. Dalawa? Dalawang hazelnut po. Ano pong size? Katamtaman formati po? Medyo nanibago ako. Ano yung katamtaman po? Katamtaman lang. Matipuno. Ito. Ito po pang ice coffee po namin. Kala ko ito yung ano, brusco. So, katamtaman. Katamtaman lang ako, ikaw bro. Katamtaman lang. Dalawang katamtaman. Strength level po ng coffee. May naon, malakas or matapang. Strength level? Yes po. Yun bang ano, yung bang matapang, ano, kaya ko ipaglaban. Pero gusto ko kasi yung may naon lang. May naon po. Oh, ikaw bro. Antukin. May antukin. Kape tas antukin. Oo. Ay, dalawang mahinahon na katamtaman. Parang wala sa katauhan natin yung mahinahon to lang. Nice view, bro. Tatanggal lang naman ako ng mask kapag open area. Siyempre, yun yung sabi ng DOH eh. Tatanggal ka ng mask, siyempre, inom ka ng kape. Pipiliin mong lugar, yung open area, para maganda yung flow ng hangin. Saka, mahirap kasi magkape pag meron ka mask. Sinubukan ko na. Sinubukan ko na ng dumura ng nakamas eh. Yan, testingin natin, kape sinauna. Dito yan sa... Basta sa Rizal kami na, sa Rizal. Testingin natin, ganda ng view. Ito yung pinakaunang kapihan dito. Kasi? Sinauna eh. Pakita mo. Dapat ba ginaganyan pa ito? Oo. Yan. Pagbuka. Ganon. Nukduk mo eh. Sarap. Sarap yung kape. Sakto. No? Sakto. Sa mga mahilig dyan sa kotse, lalo na sa Nissan, usapang Nissan Sentra, dalawin niyo yung channel ni Aaron. Oh, makidalaw ako sa aking YouTube channel. Ah. Pangalan ko lang naman, Aaron James Kadai. Makikita niyo, kung mahilig kayo sa mga 90s na auto, lalo na sa mga Nissan na kotse, Sentra, may ad resort tayo. Tapos marami pa tayo feature na iba. Sana na-enjoy niyo yung video na to. At kung gusto niyo ng mga ganong klase ng video na umaalis ako, hindi lang ako nasa bahay, comment niyo sa baba para paminsan-minsan nare-refresh tayo. Okay, comment niyo. Palayasin niyo ng palayasin. Hindi, nakakatakot kasi ngayon eh, nakakatakot eh. Kaya ano eh. Although, siyempre, kahit vaccinated na kami, fully vaccinated ng Pfizer, ingat pa rin. Hindi dahilan yon para maging, ano ka, kumpiyansa ka na. Kung paano ako mag-ingat dati, ganun pa rin. Kaya nga nag-iingat ako, kasama ko. Visit ka. Like, comment, and subscribe. Maraming salamat mga kaunista. Hanggang sa susunod na pagkikita. Takpan mo ito.